Now naman ni Attorney Vic Rodriguez ang tagapagsalita ni Presumptive President Bongbong Marcos na pangalawa pa lamang si dating Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benjamin Binhor Abulus Jr. sa kumpirmadong nabigyan na ng posisyon sa papasok na bagong administrasyon. Una ay si Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio sa Department of Education at kaninang hapon ay tinanggap na ni Abulus ang alok na maging kalihim ng Department of the Interior Local Government. Ang 59-year-old incoming DILG Chief ay dati nang naging alkalde ng Mandaluyong City at nag-resign naman bilang MMDA Chief sa ilalim ng outgoing Duterte administration. Ito ay para maging campaign manager ng unit team na kinabibilangan ni Marcos at katandem na si Inday Sara Duterte Carpio. Nabatid na may mga kumakalat na listahan o manoy mga napipisil pa na magiging miyembro ng gabinete ni Marcos kabilang sina Representative Rodante Marcoleta na sinasabing Justice Secretary at retired Professor Clarita Carlos na para naman daw sa Department of Foreign Affairs. Inaasahang tutukan ni Abulus bilang pinuno ng DILG ang takbo ng pamumuno sa Philippine National Police, gayon din sa Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Fire Protection. Narito ating pakinggan ang pahayag ng spokesperson ni Presumptive President Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez. For the transition team, I would also like to announce that Chairman Benjamin Abulus has been nominated to lead the Department of the Interior and he has accepted the challenge to lead the Department of the Interior and local government. So as we have undertaken, we will be giving you updates and briefs from time to time as long as we get them, like the messages coming from the diplomatic community, and as soon as there are names that I can announce for the other positions where there will already be a nominee. Now there's no yung kumakalat sa social media, there's no truth to that apparent list, no. Walang listahan ang the two names that we have announced by far is that of Vice President elect Inday Sara Duterte for the Department of Education, and just now I am announcing the nomination of Chairman Benjamin Abulus to lead the Department of Interior and Local Government. Samantala naman sa ibang balita, kumbinsido raw ang pribadong sektor na naging malinis at tapat naman ang ginanap na katatapos lamang na halalan. Sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship na si Joey Concepcion, nakita naman ng lahat na halos walang matinding gulo na nangyari. Maraming mga underprivileged at underrepresented sectors ang bumoto rin. Sa paniganya ng mga negosyanteng katulad niya ay nasahan nilang tutulong Administrasyong Marcos sa malilit na mga negosyante para makabawi mula naman sa pagkakalugmok dala naman ng pandemya. Kung ito ay sinabi ni Concepcion na malagang may pagpatuloy pa rin ang papasok ng Administrasyong Marcos yung mga build program dalan sa mahalagaan niya ito sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya. Malaking bagay niya ang mga infrastruktura para sa paginhawa ng sektor ng agrikultura at ng mismong mga magsasaka. Sa ngayon na niya ay nakaabang na rin ang mga negosyante maging ang mga international partners and investors kung sino ang bubuo ng gabinete ni Presumptive President Bongbong Marcos. Gustuan niya ng mga mamumuhunan na makita pa rin kung ano ang latag ng economic programs ng bagong administrasyon. Samantala, sa ibang dako ng ating balita, pinili at kinuha ni incoming Senator Robin Padilla si Attorney Salvador Panelo bilang kanyang magiging legislative assistant, kanyang magiging advisor at mentor sa pagiging mambabatas. Itong si Binoy ang kasalukuyang nangunguna ngayon sa bilangan ng boto sa pagkasenador. Sa kanyang inilathala na kanyang statement, aminado itong si Padilla na hindi magiging madali ang pagpapalit ng saligang batas. Kaya naman, kailangan daw niya ang pambato sa usapin ng batas, oras na mapo na sa Senado at magkaroon din ng kanyang advisor na eksperto. Isa raw sa plataforma nitong si incoming Senator Robin Padilla ang pagusulong pa rin ng federalismo. Samantala, tumungon din naman itong si Panelo na kung saan ay tumakbo din sa pagkasenador, pero malayo naman ang kanyang nakuhang boto sa katatapos na halalan. Sa pahayag nito nga si Attorney Padilla ay kanyang tinanggap at sayon sa kanya magiging katuwang daw nitong si Panelo at magiging abogado siya pagusulong ng mga plataforma. Oras na mupo na raw sa Senado ang aktor na si Padilla bilang number one sa pagkas.